ako sa likod ng proyektong ito para sa isang one-on-one kwentuhan, of course, with you, Tito Boy. Tawagin na po natin, please, all welcome, Papa Pio! Pastor Boy! Nakakatawa kung nakakakita ka ng guwapo. Pwede ka namang bumati sa atin. Magandang tanghali po sa inyo lahat. At, ito lang naman para sa iyo kaalaman, Piolo. Masyado tayo magandigin dito ko. Lalayo ako. Ito lang para, for your info, hindi ko naulang endorser ng Sun Life. Napamagwapo po niya. Siya po ang kauna-unang endorser ng Sun Life sa Cebu campaign. Sino to? Tingnan mo. Kung sino yung pinagwapo niya. Sino ko si Boo? No! Si JV inherits ito. Grabe ah! Dami pala mukha ni Boo. Kaya yan ni Jason, no? Yan. Medyo chubby pa siya. At di pa siya dyan. Tumatakbo. Ano masasabi mo? A for effort, ha? Galing. Sinundan mo ang yapak ng isang Jason Ganza. Napaka malaking karangalan para sa akin. Alam mo naman? Kaya ano? Piyo ko, sumunod mo po doon. Makakaroon ito. Ito ba talaga ako? Okay. Mali ako ng blackie. I'm sorry, sir. Sorry. Kasi kaya ako, pag-inintro, ito yung mabilisang katanungan naman. Piyo, may pa-outgo na tayo ngayon sa ba? Huwag mo ulit ulit, Piyo. Ngayon tayo ito mag-inintro sa mga tema ng Santiology. Mga sweets na nagdudulog ng tema. Ikaw ba? Sweet ka ba, Piolo? Sweet ako pero hindi nakaka-diabetes. Okay naman, sino ba ang mga makakasama natin sa San Theology 1 na talagang aabangan ng mga Marami kami kasama, you know. Siguro I have to start by saying thank you to all the volunteers. Ano mo naman sa Star Magic, pag iniimbita namin sila, a lot of them would volunteer to either sing or run in the event voluntarily. So they allowed a day for the run, especially si Mateo. Every year, kasama ko si Mateo and a lot more si Robbie. And dito for this year, we have some confirmation already from Enchong D, Raymer Cruz, Diego Loizaga, Kayabat, JC De Vera, EJ Falcon, Jason Gainza. Alam mo yun? Ang pakabilis ng tumakbo. Lala na pagkasama niya ang kanyang misis. Si Joel, si Janice, and a lot more. Some of them are gonna come to run and then some of them are gonna come to sing at night. So if you guys are gonna join, please stay after the run because we're gonna have a show with the other Star Magic artists. We're not gonna run and this is gonna be on September 28th. November 28th sa Bagong West McKinley West Estate sa Fort Bonifacio. Fort Bonifacio. Ito lang naman, pag-usapan lang natin ang beneficiary ng San Theology at Hebrew Foundation. Kayo mismo na pamilya mo tumutok. Kailan ito nagsimula? 2009 yata nagsimula ito eh. 2009, so 2009, 10, 11, 12, 13, 14. This is our 7th year. This is our 7th year. Gets bigger kasi parang ito, lumalaki yung events hall ng Maxis. Lumalaki yung San Theology Run. Of course, it all started, for those of you that don't know yet, it all started with Sun Life approaching me to sponsor some students under our foundation, Hebrew. And from there, they got me to be an ambassador of Sun Life. And we've been doing exhibits, runs every year, and of course the beneficiary, all of the proceeds go to the foundation, go to the tuition fees of the students that we have from grade school to college to high school, grade school, high school to college, and we're proud to say that we have graduates already, not just grade school, high school, and colleges, and may mga nakatrabaho na. Big thanks to Sun Life because they've been supporting the foundation ever since they started supporting me as well. And so with this, it's just nice to run for a cause, knowing na mas marami tayong mapapadalang mga estudyante, mga unfortunate kids na gusto mag-aral. So hindi ka lang nakakatulong sa sarili mo, nakakatulong ka rin sa ibang tao to live a healthier lifestyle and giving them a brighter future, which is what Sun Life is all about. Yeah,
Thanks be the Lord. Napakabuti po talaga. Bago natin tanggapin ang mga... Binibigo ba? Parang yung parang binasa mo lang. No. Wala yun. Alam mo yun, napakabuti mo talaga. Hindi lang sa Miss Reason mo. Hindi lang outside, hindi. Also inside. Wala yan sa school. Ito naman, meron tayong tinatawag na fast talk. Mabilis ang katalungan naman. Bakit? Wala na tayong oras. Nakakahiyaan, nakakainip na yata ating mga friends. Ngayon naman, handa ka na ba? Ha? Handa ka na ba sa akin mga katalungan? Sige lang dito ko eh. Favorite yes. Huwag mo kong lituhin na naman dito. Tinatarantong ko. Favorite na sweet na pagkain? Favorite na sweet na pagkain? Kakalin. Anything na puto, kuchita, bibig, puto bongbong. Basta native delicacy. Okay. Favorite na sweet na tao? Favorite na sweet na tao? Nanay ko. Kailan ka ulit lumakbo? Kahapon. Sino ang uli mong hinahapon? Yung finish line. Okay. Napakaganda kasagutan. Napakalalim. Okay. Sino ang idol mo sa sports? Supporta ko actually si Coach Rian. Nasa ba si Coach Rian? Si Coach Rian. Ay, Coach. Just look like that. He started my interest sa running with a goal. Kasi nung bata pa ako, wala akong... Ang takbo ko, ano lang, parang 4 cardio, an hour, 2 hours. Pero since Coach B and I partnered up, 2009 din ba yun, bro? 2009 din. Since then, I've been an avid runner sa mga iba-ibang races. Tapos, yun, through Sun Life. I've been doing Ironman for several years now when we represent Sun Life also for the Ironman event in Cebu. Sino naman ang inspiration mo? Ikaw. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyo lahat. Inspiration ko siguro not necessarily tao it's the interest to keep fit, to enjoy of course the luxuries in life, yung you can play. Nakakapag 18 years old and I'm proud to say na mas nauna pa ako sa kanya tumakbo, mas mabilis, mas agile ako kumbaga sa kanya. Yun yung privilege and yung kagandahan ng pagkakaroon ng pamumuhay na maglusog, na wala kang bisyo. Kung meron akong bisyo, you know, everything is in moderation. Kumbaga, so mas maraming advantages, mas maraming benefits. So yun lang siguro ang inspirasyon ko because I want to live life to the fullest. And knowing that I can do that with a healthy lifestyle. Yes, tama ka din yun. Talaga, control lang talaga. Tapos ingat sa pagkain. Maraming salamat, PJ. At para po sa inyo mga katanungan, okay, Kit Kat? Handa ka na ba? Pero papapi, may tanong lang daw si Tito Boy. Kasi sabi niya, ano daw ibig sabihin ng agile? Tinatanong mo ba talaga? Kasi hindi siya nagre-react kung sinasabi. Feeling ko ikaw, ikaw mo ba ang meaning ng agile, Kit Kat? Ay po, tatatong malayo dito. Tatatong malayo dito. Okay, sino po ang unang katanungan? Ito Ronald Constantino, Tempo. Hello, Ronald. Siguro po before nung malikot po kasi ako eh. So hindi ko maiisip siguro pag sobrang trabaho hindi ako nakakapag exercise or hindi ako nakakapag workout. Pero matagal-tagal na rin po kasi akong walang off season, kumbaga yung parte nga ng buhay ko yung kailangan pagising. Either dumatakbo o nag-workout ako. So, hindi rin ako nagkakasakit. So, pag pinapawisan ka yung toxins na hindi maganda sa katawan mo, nawawala. So, hindi po ako tumatagal ng isang linggo or even 3 days nung walang ehersisyo. So, matagal-tagal na rin kung ganito. Ano ba yun? Na-fit mo talaga siya. Sa panaginip mo rin ba? Exercise ka pa rin. Ano yun? Sa panaginip mo. Oo. Oh, sa binabangong ito, panisip ko, pawis ako. Matapok ako rin. Hindi seryoso. Marami akong panaginip, takbo ako rin. Takbo ako tapos pag-isip, pawis ako. Ah, okay. Tingnan naman yung heart rate ko. Ano ako nag-work? Kaya pala nag-work ka ng color wheels. Okay, ang next yung magtatanong ka, si Tess. Yes, Tess Mauricio of Lelatay. Hi, Fiolo. Yes, one of the things na kinuwento nila sa amin,
that is different about this run is you actually get to kick stuff along the way, no? Yung, for the diabetes, yeah. Yes, so obviously if you're angered by the thought of getting diabetes, you can bring out your aggression there. Exactly, in yes, your life, ano yung mga moments na maybe yung galit mo medyo itinakbo mo? Marami. Running is an outlet. It just doesn't help you with your lifestyle, but it also eases you from your stress, from the negative things that run in your head. So, ako, other than being able to release it sa taping or sa mga eksena, when I run and I'm not in the mood, after running, mas gumagaan yung pakaramdam ko because you're able to just release it. So, mas kakaroon ka pa ng motivation to run even longer. Ang daming phone-in question all of a sudden because sure. We talked about it. So, kung pwede raw, not naman to ruin your day, but if you could possibly cite a specific situation na medyo itinakbo mo. If may isang phone-in kung connected daw sa love life, may iba namang phone-in na... Boring kasi ng buhay ko eh. Wala naman kasi akong masyadong aggression lately. So, siguro pag hindi nagagawa ng ayos ng staff ko yung kailangan sa bahay, si Moy, parang gusto ko siyang habulin. Pero, more often than not, wala naman akong iniisip na problema. Pinapasuggest ko, dinatasal ko na lang. Or, wala eh. It's not really yung kumbaga, for me, mas... Gusto ko lang tumakbo just for the sake of being able to eat healthy, eat well, and do more in life. Makes you happy also, yeah. Getting that endorphin. Kasi mas nakaka-extraction ng hormones na talagang pampasigla para hindi ka po magkasakit. Alam ni Ms. Riza yan. Ms. Riza is also a fitness enthusiast. So she also, I'm sure, does a lot of running to ease her from the stress of work, from work, di ba? Thank you so much. 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 Thank you so much.